your Bible with me. 1 Corinthians chapter 4, verse 2. 1 Corinto chapter 4, verse 2. Next. Moreover, yan. It is required. Grabe yan, required yung binanggit mo. In stewards, that a man be found faithful. Hallelujah. Isa tayong mabuting katiwala. Amen. And let's claim na maging katiwala ng Diyos sa araw na ito. Amen. Let's pray. Father in heaven, kami po'y nananalang gabayan ng iyong lingkod sa pagtuturo sa araw na ito. Let your rhema of revelation be upon us today. In Jesus' name. Amen. Makakaupo na tayo, mga. Ang pag-ikat. Gabayan mo yung gabi, sabihin mo, you are a steward. Sa mundong ito, wala tayong pagmamayari. Tayong lahat ay mga katiwala lang. Pag sinabing katiwala, hindi ikaw ang mayari. Manager. Kay pastor, minamanage ko maliit lang. Simple lang ang logic. Dahil hindi pa tayo mapagkatiwalaan sa malaki o sa maliit, hindi pa tayo pinagkakatiwalaan ng malaki. So my challenge is so simple. Is this. God put a stewardship in you when you are ready for it. Amen. Ulitin ko, ibibigay ng Diyos na pagkatiwalaan ka sa malaking bagay, lalo na kung handa ka na. Amen. Tanungin mo yung katabi mo, handa ka na ba? Handa na ako. Handa na ako. Ano, balitan ka? Handa ka na ba? Dahil alam ko, mga kapatid, ako'y naniniwala, dinagay kayo ng Diyos sa iglesia nito, hindi para manahan sa ordinaryong pamumuhay. Major things awaits for you. Amen. Kaya ka dinala ng Diyos dito, because this church is a training ground for a greater stewardship. Amen. Yes, Lord. Yeah. Siguro maaari mag-iisip ka, Pastor, pagkapatiwalaan pa ba ako ng Diyos? I want to tell you, God will make us a steward according to our abilities. Yes. Ayon sa ating kakayanan. Ano bang mga bagay pinagkatiwala sa atin ng Panginoon? Iba-iba, mamaya pag-uusapan natin. But before tayo magpapatuloy doon, mga kapatid, ito muna ang gusto kong iparating sa inyo. Hindi ka dinala ng Diyos sa lugar na ito basta maging mag-observe ka lang sa ano, simba. At itinan ko kung ano mangyari sa huli. No, hindi. Dinala ka ng Diyos dito dahil alam ng Diyos na pwede ka pa niyang pagkatiwalaan sa mas malaki pa kung ano meron ka. If you will just start to believe in what God can entrust you, just believe it. Amen. Minsan kasi nagtatanong tayo sa Diyos, paano ako magiging mabuting katiwala niya? Hindi rin ako ganun kagaling. Tinanong ko isang bisis ang Lord, sabi ko, Lord, bakit may mga speaker na tag 6 digits ang kanilang mga matag bawat speech? Bakit may mga panahon, Panginoon? O bakit may ilan din na halos nga thank you na lang, hindi pa kayang ibigay sa mga speeches nila? Yung iba, 6 digits in dollars, ha, hindi piso. May iba naman sa peso, 5 digits. Ibig sabihin, up to 90,000 pesos bawat speech, dalawang oras. Then I ask the Lord, Lord, will you allow me to receive 10 million US dollar for my one speech? Oh, wow. Yeah, man. That's a question. Tanong yan, mga kapatid, na isang tao nag-iisip. Alam mo, so the Lord, simple, yes. Manahimik kayo, ha? Nagtanong kayo, dollars ang sinabi ko. Bakit, ang sunod na tanong, ito, dito kayo mag-isip. Bakit hindi ko na-achieve? The next thing, sinabi ng Lord, eh, hindi ka mapagkatiwalaan. Tama. Did you get my point? Amen.
Because your intention is only money. Not your intention is not to develop and to uplift the people. Did you get the point? Minsan mga kapatid, nangisip tayo, Lord, gusto ko magkatiwalaan ako ng malaking bahay. Yung bahay mo magsira-sira, hindi mo nga malinis-linis eh. Di ba? And you are asking God for greater things. No, church, don't expect for greater things if you cannot be trusted with the small things. Sa maliit pa lang, ayusin na natin. Palaguin na natin ang ating sarili. Learn something from it. Lord, pagkatiwalaan ako ng magandang negosyo. Ngayon ang tanong ko, pinag-aralan mo na ba yung magandang negosyo na yun? Then how can God be trusted you? Lord, gamitin mo ako. Maging mabuting mga ngaral. Ang tanong ko, ilang outline na ng sermon ang kinawa mo? Wala. Huwag ka matumasa pag-ibig siya. Did you get my point? Yes. Gusto mo maging song leader? I-practice mo na yung tatlong kantang gusto mo. Paulit-ulit. Hanggang sa memorize mo na pag sinabi, sis, ikaw mag-song leader, walang problema, memorize ko na yan. Yes. Because you are already prepared for the good or new stewardship. Amen. Nung ibinigay ka na sa bagong stewardship, walang problema, kaya ko na yan. But if you're not really sis, ikaw pinipray, bilang mo sa kanya yung pinipray yan. Kasi hindi na mahanda. Amen. Did you get my point? Amen. This is what we call stewardship. And sometimes kung hindi tayo magpagkatiwalaan, magiging handa sa mga bagay na natawag sa atin, hindi pa handa. At hindi natin matatanggap ang bagong stewardship. Amen. Minsan, gusto natin, kami mga lalaki, gusto natin yung katawan para si Piulo Pascual. Sexy. Ako meron yung pack. Sa kanya, six, sa akin, one lang. Para basta meron pack. At least meron one. But the question is, kaya ba namin gawin yung regular na workout ni Piulo Pascual? Kaya! Pero bakit hindi namin ginagawa? Mas madali kasi yung hindi gawin. Tama. It's easier not to do than to do. Pwede ba araw-araw makapag ganun kami? Kaya! Ganun lang naman yan. Kaya! Pero bakit hindi ginagawa? Mas masarap kasi matulog. This is a matter of stewardship, Church of God! Kakaumisa pa lang natin. Introduction pa lang tayo mga kapatid. Next. What is our focus? Our focus is God requires that the steward be faithful. Therefore, the food, no, the good yan, hindi yan food. The good steward will acknowledge that his position is one of service and not ownership. Amen. Tandaan natin ang lahat ng bagay sa mundong ito'y pinagkatiwala lang sa atin. Amen. Kahit anak natin, hindi natin yan pagmamayari. Pinagkatiwala lang yan ng Diyos sa atin. Kaya nung kuya ko naglukos, sabi ng mama ko, Lord, ang alam ko, sabi ng Panginoon, hindi mo alam yan, pinagkatiwala ko lang sa iyo. Lord, pagkuhin mo, ayusin mo yung landas. Alam mo, sabot ng Lord, alam kong ginagawa ko. I know what I am doing. Still God. Kaya sabi ng mama ko, Lord, parang mabawas-bawasan na yung kahihiyan, patayin mo na lang. And that's true. Sinabi yan ng mama ko, patayin mo na lang. Tumigil ang mama ko sa pagiging Sunday school teacher for 7 years because of that problem. Pero ang naintindihan ng mama ko, sinabi ng pastor namin, Merlin, katiwala ka lang ng anak mo. Kung kukunin ng Diyos yan, wala kang magagawa. Kung babaguhin yan ng Diyos, pasalamat ka. Amen. Dahil lahat ng bagay sa mundong ibabaw, pinagkatiwala lang. Kaya habang nasa kamay natin, ayusin natin ang pag-aaruga. Habang nasa kamay natin, gamitin natin ang gawin natin, ang pinaka-best para gawin ito. Pinagkatiwala sa atin. Amen. Trabaho, pinagkatiwala yan sa atin. Amen. Puring-muling kung hindi natin itong aruga ng tama, ay pwedeng ipasa. Tama. At ayaw kong mayari yan because I want to be a good steward. Amen. Kung magbuti akong katiwala sa maliliit, gusto kong maging katiwala sa malalaki. Amen. The first rule of a steward is to manage the another's affairs. Hindi mo trabaho yan o hindi mo pagmamayari, but your rule is to manage. The word manage or manager
hindi po yan titulo. Pero sa atin, patanungin, ano pa, ako yung manager dito sa, ano? Pumunta pa ng hotel. Sino? Gusto ko kausapin ang manager. Sabi niya, ako, manager ako. Tapos, ilutusan yung isa, dinala pa niya, sino ka rito? Ako, manager ako. Sabi ko, dalawa manager dito. Tapos, nung pag-alis ko, dumating yung isa, sabi, manager ako. Lapag doon ang manager. Doon na ang manager. Yung Sri Lanka, walang problema kasi hindi na ako, hindi siya manager. Sabi, tagalinis lang ako. Isang tagalinis, tatlong manager. Anyway, titulong nila yun eh. But to manage means, you know all the affairs. Yes. Alam mo lahat ng trabaho. Pag isa kang katiwala sa isang lugar, hindi porque nasa taas ka na sabihin mo, hindi ako marunong yan. No, alam mo lahat. Kasi alam, marunong ka niyan. Kaya lang, na-promote ka na. Alam mo ba? Si Kuya Richard. Pag sabihin, remind mo yan. Utusan niya, remind mo yan. Ibig mo sabihin, hindi siya marunong. Marunong siya nun. Kaya lang, kahit nakapikit siya, alam na alam na nakaibigay niya lang sa iba kasi may mas mahirap ang gagawin na dapat mong gawin. Di ba? Minsan mga kapatid, ang basics, napakadali lang. Napakadali lang ang basics. But sometimes, it is most of the time forgotten. The basics are sometimes most people forgotten. Isang kagwit sa Bible school, sabi niya, Pastor, atin ako sa church niyo. Bakit? Gusto kong makarinig ng bagong pangangaral. Bakit sa church? Kasi Bible school kagwit eh. Ang basics ko, then the simple answer is this. If you don't know the basics and if you don't master the basics, complicated things are just the illusion of the mind. It's mostly basics that brings a greater impact in the church. It's the basics. Anong basic meron sa bahay? Pag-tutupras, pag-luluto ng kanin. Yun yung basic eh! Kalimutan mo yung basic. Gumunta ka doon sa dilikin. Art doon sa... Ganun na. O di, wala ka ng toothbrush, wala ka ng kain mo. Anong mangyayari sa'yo? Because you forget all the basics. Patay ka. Because you forget the basics. The same is true in the gospel of God, in the kingdom of God. It's basically the basics. The love of God. Grace. Ulit-ulit naman yun ba? We are saved by grace. Sunod. Faith. Sunod. By confession. By repentance. Baptism in Jesus' name. Holy Ghost baptism. Continuing in serving. Ano pa ba? Living a holy life. One God. Yun naman ulit-ulit eh. It's the very basic. But sometimes basic na nga. Saan nga yung mababasa yung water baptism? Nasa Genesis yata yun eh. Water baptism tapos Genesis. Di ba? Malayo na sa oldies na rin. Because you don't master the basics. Christian life, Christian living, paano ma-master? Basic. Prayer, fasting. Basic! You know what? To become successful, you only need to do half dozen things. Kalahating mo sila lang kailangan mong gawin para maging successful bilang isang Kristiyano. Kalahating lang. Ang tanong ko, alam mo ba yung mga kalahating yan? Mostly, hindi natin ginagawa. Kasi akala niya, basic lang. Adi lang naman yung pastor. Adi lang eh. Gusto natin na mas marami. Siguro marami siyang sikreto, no? Alamin niya natin. Pastor, bakit kaya yumaman yung taong yan? Anong sikreto niya? Alam niyo, anim lang din na bagay yan. Gusto niyo malaman? Simple. Earning, savings, investment. Tatlo lang kayo. Checking and balance, break even, yun lang naman. Pero sasabihin natin, may sikreto talaga yun. Pastor, may sikreto. Bakit hahanapin mo ba yung sikreto? Yun na nga yung basic eh. Kung magsisave ka, mag-i-invest, lalaki yung pera mo. Katagalan, lumalaki. Yun ang paulit-ulit. Hanggang sa na-master. Mag-shopping. Pero kung halimbawa, ang basics mo ganito. Kumita, mag-shopping. Ah, wala talaga matitira. Diba? Hindi pala mag-shopping. Kumita, okay. Mag-shopping. Kumita, okay. Mag-shopping.
Marami naman. Pastor, bakit ka mo dinaanan? Kasi stewardship eh. Lahat ang bagay pag-uusapan natin ito. You manage the affairs of other people. Now, with regards, Pastor, sinabi mo ka na kami ay, tayo ay katiwala lang ng Lord. Ano ba yung mga bagay na pinagkatiwala sa amin? Sagot po. Tama. Pinagkatiwala tayo sa atin. At minsan, iniisip natin, pag meron tayong pera, automatically hindi mo bumubuhi, bilhin na mga bagay-bagay, hindi ba lang tayo nagpipray sa Lord, Lord, gusto mo bang bilhin ko to? Amen. Minsan, nung bumili ka ng cellphone, nagtanong ka ba sa Lord, Lord, bilhin ko ba itong cellphone na ito? Hindi. Sino nag-pray dito bago bumili ng cellphone? Wala po. Wala! Hindi ka nag-pray! Nung binili mo yung Louis Vuitton naman, nag-pray ka ba, Lord, gusto ko yung bago yun, ibibigay mo ba o hindi? Lord, impulse ko talaga ibibigay. Bakit? Kasi nagkataon, may dala akong pera. Hindi ko sinabing huwag kayong mamili at huwag kayong mag-shopping. Ang sinasabi ko, naging mabuti ka bang katiwala at inisip mo ba na ang perang tanggap natin ay hindi to sa akin, pinagkatiwala lang ng Diyos, kaya i-distribute ko ito ng tama sa mga tao, sa mga bagay na ito. Kaya nung pagdating sa bahay, nung nilagay mo yung Louis Vuitton, may isang wala lang, hindi mo pa talaga nagamit. Sino naka-experience na ganun? Ay, hindi na Louis Vuitton siguro, baka iba. Nung din, bakit ka ito binili? Nagkaroon ka na tinatawag na buyer's remorse. Diba? Mas kasi pasok. Baka di baka masira. Bahal pa naman ang binili ko. So pinagkatiwala lang sa atin. That's the first thing. You mean, Pastor, yung pera na tanggap ko, mamimigay ko sa lahat lang? I am saying is, how do you manage your resources? Give your tithes and offering. Give your... Pay yourself first. Ilaan mo yung saving and investment mo. Gumastos ka doon pag papanala sa Pilipinas. Huwag may panalala sa Pilipinas na wala ka pang savings. Wala ka pang investments. Ano mangyayari? 10 taon ka na, wala kang savings, wala kang investments. Nga nga. Diba? Because you are managing. Bakit mas kailangan ka mag-savings at mag-investment? Para pag wala ka ng trabaho, makapagbigay ka pa. Amen. Kasi pag wala ka ng trabaho, paano ka magbibigay kung wala kang in-invest? Yes. Another rule of a good steward is you must be wise. The wise investor or the wise manager is always thinking, how will I profit? Pag inabas ko ito, may babalik pa. What benefit or what will be the return of giving it? Pag ito'y in-explore ko, example, time. I spend it for this time. Profitable ba ito o hindi? Kaya nga, nakausapan namin ni Brother John yung patungkol sa pagbubukas ng Facebook ba? Minsan, nauubos yung time natin kasi, uy! Sabi nga ni Brother Richard, kung sundan mo si Duterte, mauubos yung panahon mo eh. Lahat ng balita sa Pilipinas, mauubos ang lahat ng panahon mo. And that's true. And the whole time is wasted. Kanina umaga, natin ako doon, panuulit talaga yung hearing ni Trillanes at Dipolo. Sinundan ko. Itatong oras pala yun. Sabi ko, naku, maubos yung oras ko. Di, sinundan ko na lang yung tinanong si Dipolo. Sabi ko, naku, Lord, hindi ito maganda. Inok ko, gumawa ako mga kapatid nung PowerPoint ko mga kapatid. Tinapos ko yung PowerPoint ko. And I said, nga, may point. I did it. Kasi ang topic ko pala ng stewardship, tapos ako mismo pala. Did you get my point mga kapatid? Na minsan, mga kapatid, ang daling magturo! Pero pagdating sa sarili natin, ay hirapan kami apply. Another rule, number 2 is, be wise. Katungkulan ng isang steward. Number 3 is, you will give account. May accounting. Ano yung sabihin ng accounting, Pastor? You will be checking of receipts, expenditures and balance. Receipts, expenditures and balance. Madali lang yung Tagalog. Pirang dumating, pirang ginastos, magkano natira? That is what we call balance. With regards to our time, panahong ibinigay, panahong ginastos, at magkano natira?
tayo mamumuhay? Ilang taon ang binigay ng Diyos? Ilang taon ang ginastos natin sa sarili natin? At ilang natira para sa Diyos? Sa simbahan! Ilang time yung ibinigay ng Lord sa atin? Ibinigay ba ng ilang oras yung naging focus tayo? At ilang na lang yung natira? Pwede gamitin sa ibang ministries. This is what we call balance. And I will give account to the Lord. Pagdating sa langit, sisingilin ako ng Diyos. Kanya-kanyang singilan doon. Tatawin lang, Evelyn, nagbibigay ka ng rights? Yes, Pastor. Yes, Lord. Pero si Pastor, bahala ka siya, Lord, kung paano niya ginastos yun. Pagdating doon, tatawin ako, Lord. O, Jay, paano mo ginastos yung rights? Evelyn. I will give account to the Lord. Tama. Amen. So pagdating ng araw, kung may mauna mga may impermo, Pastor yun. Did you get the point? Tama. Kasi mas maraming pananagutan. Bawat pisong nasayang, Lord, nasayang. Dahil bawat isa sa atin ay may pananagutan. Amen. Everyone will give up. Oh, pinakabahan ng iba, ayaw ko na mag-pastor, ayaw ko na mag-leader. Hindi ka na ibig kong sabihin, ang ibig kong iparating ay ganito. Meron tayong pananagutan kahit saan ka man. Ayaw ko na maging pastor, so ay pastor, ayaw ko na maging pastor. Lahat tayo may pananagutan. Ang maganda niyan ay ganito. Kung malaki ang pananagutan mo, maganda naman din ang binibisyon. Ganun na naman yan. Kung gusto mo mabuhay sa video care, ay of course, video care natin pamumuhay natin. But remember, wala ka bang ginawa o may ginawa ka, may pananagutan ka pa rin. Amen. Gusto mas mabuti na yung may ginagawa, at least may ginagawa. Ako pastor, kung hindi lang talaga pananagutan yung pastor, bakit? Taga-even person na Lord lang ako eh. May pananagutan ka pa rin. May pananagutan ka pa rin. Bakit? Paano na yung kapitbahay mo? Hindi mo na-share ang gospel. Hindi mo ba yung pananagutan? Ezekiel chapter 3 verse 18 to 19. Pananagutan mo yun. Yung mga anak mo sa Pilipinas na hindi mo natawagan at nasabihan ng kaligtasan, pananagutan mo rin yun. Tapos na ba si pastor? Eh, siyempre, ang dami ko ng pananagutan, dapat ipasa ko rin sa inyo, ha? Ako na malaki! Kamawa naman ako! Hallelujah! Yes! Amen na mga kapatid! Tayo, sabihin mo sa katabi mo, may pananagutan tayo. May pananagutan tayo! Lahat ng ipinagkatiwala sa atin ay pananagutan natin yan pagdating ng araw. We must give recall, we must recall before God. Pang-apat na rule ng steward, must be trustworthy and faithful. Dapat mapagkatiwalaan at matapat. Amen. Ang pagiging matapat, hindi yan pag may nanonood. Ang tunay na pagiging matapat, may nakatingin o walang nakatingin, ginagawa ko ano. Hindi nyo pag sinabi bang, ay, nandiyan yun. Nandiyan. Sige, mag-asya tayo na kasi nandiyan. Ba't yung ganun? May nakatingin o wala nang tayo yan. Nandiyan si Bus. Kalingan mo, kalingan mo, kalingan si Bus. It's about relationship with God. How deep is our relationship with God? Kasi ito ang way ng Lord.
It doesn't mean that because God is holy and man is a sinner, hindi nabigyan ng Diyos na pagkakataon ng tao makalapit sa kanya. No. He opened the door. He said, come unto me, all ye that labor and are heavy laden. There's an invitation to come. At sinabi pa sa isang verse, draw nigh unto him, and he will draw nigh unto you. Book of James. So anong ibig sabihin, Pastor? Simple ang logic. Ang deep na relationship ay nag-uumpisa hindi sa Diyos, sa atin. Kung tayo ay lalapit sa Diyos, lalo siyang lalapit sa atin. Amen. Kung sa kwan pa, magnet ba? Parang attract ba? Maglalapit ka, uy, mas lalapit. Habang lalapit tayo sa Diyos, mas lalong lumalakas ang pwersa. Amen. Amen. So I am speaking about your prayer life. How is your prayer life? Baka yung prayer life natin, mga kapatid, is ganun na lang kadaan ba? Na minsan, okay na lang yung isang araw, na minsan nakalimot pa ka tayo mag-pray kahit sa pagkain. Diba? Na minsan, nung patulong na nga sana tayo, sabi mo, Lord, you know what I mean? Amen. Ganun na ganun na lang. You know what I mean? Amen. Ano na yun? Wala na. Humiling ka na. Kaya sabi ng Job, sa inyong pagkatulong, nung takatakit ng inyong mga tinga, aklat ng Job sinabi, kinakausap ka ng Diyos sa pamamagitan ng palagin. Nang sa ganun matakpan ang iyong sariling kalustuhan at yung mapakinggan ng Diyos. Bakit? Dahil sa araw, sumbra tayo ng isip. Ibig sabihin, excited na ang Lord nung hinanda mo yung bigaan mo. Nung nilagay mo na yung muskitiro mo, excited na si Lord. Pag muskitiro pa ba dito? Nung inanda mo na, excited na si Lord, salamat, matutulog na. Nung matulog na sana, kumuha pa ng simpon at nag-Facebook pa. Sabi ng Lord ako, akala ko, time ko na, sige, mamaya, makaantokin na. Pwede na ato, nangulog, ay salamat, matutulog na. Nung nagising, hindi pa talaga ito. Nung nakatulog na, kinausap ang Lord. And God sealed His vision through dreams. Why? Kasi nga, walang panahon tayo kay Lord. Be a good steward of your prayer life. Be a good steward of your prayer life. Second point, mga kapatid, to be a good steward is what we call money. Our money. How do we spend our money? Paano ba natin siya ginagamit ng tama? Are we sitting aside for the work? Or mas nauna muna yung ibang bayaran bago si Lord? At sabihin, Lord, next month ka na lang, Lord, bayaran mo muna yung marami kong utang. Makakaintindi ka naman eh. Ako yun. Next month ka na lang, Lord, kasi bayaran mo muna yung iba kong utang. Sabi ni Lord, anak, sa akin lang, 50% ng interest. Yes! Sinabi ng Leviticus, 50% ng interest. Pero si Lord, nakakaunawa. Mabuti nga eh, nakakaunawa si Lord eh. Kaya kami sa nakakahiya kay Lord eh. Then the next thing is, how we set aside enough for savings bago tayo nagpapadala sa Pilipinas. O baka, inubos natin pala lahat sa Pilipinas, and we never set aside as savings na nakahanda para sa ating investments. Kasi hindi habang buhay tayong malakas. Tama. Saka mo lang marirealize na kailangan mong mag-ipon nung time na magkasakit ka na sabi niyo, magkakasakit ako. Mas mabuti sa nag-ipon ako sa buong taon. Nakalipas. No! Ang pinaka-the best na nag-invest, first, the very best year na nag-invest 10 years ago, pero ang pinaka-second best year na mag-umpisa ngayon, hindi next year. Amen. Kaya kung wala ka pang bank account, mag-open ka na dyan. Kung wala ka pang isis-kes, mag-open ka na kay Randy. Tumama ba? Kung hindi ka ba nabayad ng isis-kes mo, magbayad ka na! Okay, naman pastor, pay yourself! It is for yourself. This is how I teach mga kapatid. Because this church is holistic. We want to grow. Not only in our faith, but also in our finances. Amen. Now, pagdating ng araw, when you have these savings and investment, it's not about money, it's about fulfillment. Na pagdating ko sa uling araw, sabi mo, salamat at nakinig ako sa pasto natin. Amen. Pastor, paano yan? Huli na, pastor. Matanda na yung iyong parang kuwana. Hindi pa huli.
si Colonel Harlan Sanders nag-umpisa 65 years old. Kaya hindi ka pa huli, kapatid. Pwede pa mag-umpisa. Now, time will come. It is a self-fulfillment that you will go home, not empty hand. Another thing is time. Panahon, oras. Paano ba natin ginugulang ating panahon? Tulad binanggit ko kanina, Facebook, ano man yung another is gospel, the message that we bring. Yung kalintasan ating dibdib, paano ba natin dinadala? Marami tayong mga kaibigan na minsan nakadaumpang palad pa natin. Tagalog na Tagalog, ha? Nakadaumpang palad. Nakasama natin, nakasalamuha. Pero ang tanong, naibahagi mo ba at nasabi sa kanya, sis, may katinspire kami, gusto mong sumama? That's the best thing you can do. Maaari hindi mo ba naman sa sigma? Kasi pa siya, sis, pwede ka sumama sa... Kasi simbahan, nasusunog na siya. Hindi mo ba nabangit yung simbahan, nasunog na siya. Pero pati mo, katinspire namin, sis, okay lang. Kasi katins yung umisa, di ba? Pero sabi mo, sis, sama tayo sa... Nasunog na yung... So, kaya hindi na siya gustong sumama sa simbahan kasi is pa lang, wala nasusunog na. So sabihin mo, dali nila sa college prayer, oh, may kainan kami doon! Kainan! May kainan! Saan? Ila sa Sister Beauty, kasama mo doon si Brother Richard? Okay, sama kayo! Pagdating doon, ah, kainan! Kainan! Tapos turuan na ni Lucy, nandi! Papantay sa kuha yung kuha na natin na! Di ba? You know why? Because the gospel message is delivered to us, huwag natin sayangin itong ating. Bilhin mo ang tinapay, huwag mong hayaang mapanis lang sa iyo. Ipamahagi natin sa iba, nang sa ganun sila naman ay maka-experience ng kaligtasan ng Diyos. We are stewards! Hindi pa ako natapos mga kapatid, introduction pa lang ako. Accountability of stewards, ano pa? Ang lima. Talents. Talento. Now what do you mean by talento, Pastor? Yung talents na binabanggit sa Biblia is different talent na binabanggit ko ngayon. Ang talent sa Biblia is a measure of gold. Pag sinabi mong talent of gold, probably isang bag ng ginto. Yun yun siya. Pag sinabi ko namang talent kayo is abilidad. Talento. May mga kanya-kanya tayong talent, tama ba? May iba magaling tumugtog, mag-gitara, umawit, leadership. Kanya-kanya ay merong abilidad. Pero ang tanong, saan mo ba ito ginagamit? Pastor, magaling akong mata. Be my lady! Doon ka magaling sa classic. Bakit hindi sa simbahan mo yung dadalhin? And give an opportunity. May magaganda tayong mga talento. May iba dyan, magaling sa leadership. Why not start a small group? May iba, magaling sa hospitality. Why not invite people to your house? May iba, magaling sa pakikipag-usap. O di kami din mo imagination. Oh, honest, it's not going to be. Siya, ako makaikyas pa yan. Makaikyas. Ano tawag niya? Makawala, makatakas na yan. Tiga! Hindi na makatakas. Give the best gift that you can give. You have the best gift. But the question is, where do you use them? That's why you have to discover, saan ba ako mag-fitin? Kaya nga may iba't ibang ministry eh. Kung magaling ka sa arts, magaling ka sa media, you are in promotion sa multimedia. May basic talents ka sa picture-picture, sa camera ka. Kung malakas ka umiyak, ayun, maganda yan. Hindi pang artista, sa prayer room yan. Magaling ka magturo ng mata, magturo ka. Because this is what people give things. Pero sometimes, hindi natin siya nagagami. Dahil hindi tayo nabibigyan ng pagkakataon. And I understand. Yes. Kaya nga po, madalas kong sinasabi na kung may pagkakataon tayo na mabuksan yung midweek service, then we will open it for everyone. You know why? Because everyone has a gift. Kaya pagdating sa college prayer, pag sinabing, sino pag-MC? Ako, pastor, magawa na kayo. Huwag na mag-
mag-special song ako. O, basta sinabi yung special song, special yan para sa amin. Amen! Paano pastor kung papunta doon? O, basta special. Diba? O, yun yung ibang lasa mo kasi ako din na rin maganda. O, sa yung special, medyo may ibang lasa. Special na rin yun. Talents, gifts. And if we are given this thing, ang isipin natin na paano po siya magagamit para sa kaya ng Diyos. Habang ako'y lumalaki, magaling daw ako sa mati, sabi ng papa ko, itong bata ito mag-engineer. Sabi ng papa ko, no? Siyempre, ingit siya sa mga kaibigan niyang engineer eh. Kasi yung papa ko, kuwan siya, engineer. Kaya lang may karugtong dito sa una. Parang engineer. Si engineer siya. Pero may karukto na sa ulo. Parang engineer. Kasi yung mga engineer, pag walang perma ng papa ko, wala silang sahod. So parang engineer. Ngayon, under na papa ko is 5 engineers. Engineer Librando, Engineer Philip. Sino ko ba yun? Yun lang alala ko kasi yun lang yung mga lasing ko eh. Yun lang palagi sa bahay. So anyway, speaking about this engineer, sabi ng papa, ito man ako gusto maging engineer. Di ako naging kwentuhan dito. Nakukurutan ako paminsan-minsan. Kasi nga, yung bibig natin di makapagpigil, Brother John ba? Okay. So, pasok ko sa loob. Sa isip-isip ko, maganda engineer, no? Malaking sahod, maganda. Pero kung sinabi ng pastor sa mama ko, mga anak mo, isa sa mga anak mo, magiging missionary, ito ang magiging pastor, ganyan-ganyan. Yun ang tinalim ng mama sa puso, ng mama ko, sa kanyang puso. But how about your giftedness in mathematics, pastor? It means, if I am gifted in mathematics, I'm gifted in analytical thinking. Administration, ano pang mga bagay, kasi engineering yun eh. Di alam mo kung paano yung pamamahala. Then the next question is, paano ko magagamit sa ministry? That's why, mga kapatid, every now and then, makikita niyo ako, numero ang hawak. Tatanong ko, ano ang pan? Magsusurvey tayo. Bakit survey? Kasi alam ko ilan ang percentage. Numero. Because I love mathematics and I have to give my giftedness to the work of God. Kung malaman natin ang reason bakit maraming nagbabackslide, hindi ba magandang rason yun na pag-aaral? Hindi ba magandang rason yun para ipagpatuloy ulang sa ganun maiwasan ang pagkalaglagan? And I said to the Lord, give me more gifts to be used in the kingdom. Probably you have a gift today at maaaring hindi lang nagagamit. But I want to tell you, pinagkatwala yan sa iyo ng Diyos. Gamitin mo, kapatid. Thank you.